Hindi pa rin. Maging mabait ka lang. Maging mabait, resulta na po yun ang pagiging masaya. Pero ano talagang dahilan? Ano para ang paraan para maging masaya ang tao? Pera? Hindi rin. Maging mayaman, Apps. Maging mahirap. Alin mo lang yung ginagawa mo, Apps. Hindi ka pwedeng maging masaya. Pag matuha mo na yung gusto mo. Pag sa buhay. Maraming mayaman, maraming may pera, pero hindi sila masaya. Yan totoo, ha? Pero maraming may bahay na, may kotse na, may asawa na, nagpapakamatay pa rin. So, hindi yun ang reto na pagiging masaya. Okay, dali. Maganda mag-participate lahat para pag nasagot yung tanong, lahat kayo alam mo na kung paano masaya. Madali nyo matandaan. Participate kayo. Nasito, halo. Magiging masaya ka kapag nakakapagpasaya ka ng iba. Ayan. Pero hindi pa rin yun yung sikreto. Pero iiyak ka din. Magiging masaya ka kung may kakontentuhan ka sa buhay. Maging masaya at maging bahagi ng kasiyahan ng iba. Ay, yung buong pamilya. 50%? Upline. Yung pagiging magpapasaya ng ibang tao, second pamilya. Part na lang ng pagiging masaya yan. Sa buong pamilya, ibig sabihin, pag wala kang pamilya, hindi ka masaya. Pag hiwalay ka sa asawa mo, hindi na pwedeng maging masaya. Be careful, ha? Be careful. Para sumaya at maging bahagi ng kasiyahan ng iba. Alam nyo ba, pag nalaman nyo kung paano maging masaya, ang pagyaman, madali na lang. Para sumaya at maging bahagi ng kasiyahan ng iba. Maging mabait. Yun yung purpose. Ang tawag yan, anong purpose mo sa buhay? Maging masaya at magpasaya ng ibang tao. Purpose yan. Anong purpose mo sa mundo? Maging masaya at magpasaya. Eh, paano ka nga magpapasaya ng ibang tao? Ikaw mismo, hindi mo alam paano maging masaya. Sinilagi, wala kang taon. Wala kang taon, sinilagi. Kapag masaya, tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili. Doon ako masaya. Maging kontento. Kontento, 90%, 90%. Nakamute kasi siniligi. 90% maging kontento. Puta talagang ano yun, part ng maging masaya kontento ka. So, 80% maging mayaman, maraming mayaman, hindi masaya. Dali. Apps, gawin masaya. Mo lang po yung tama. Apps, pag nagawa ko yung gusto ko, pag nagawa ko yung gusto ko na matayap ko na. Doin yung tama, 50%, 50%. Apps, yung maraming gumagawa ng mali, pero masaya sila. Yung mga bawal na... Apps, ano yung tanong? Pero masaya sila. Saan, dali? Saan? Apps, ilang percent yung ano, Apps? Pinakamasaya at yung hindi mang-apak ng ibang tao. Ano ko ba yung tanong? Sabi na Yes. Paano kung nadulas ka? Ilang percent yung masaya ako kapag nagagawa ko yung gusto ko? Kaya kapag nagagawa mo yung gusto mo, 80%. Apps, huwag kang maging malungkot para masaya. Ano yung filosofo yun? Filosofo. Ganon. Yung filosofo. Binaliktad mo lang yung sinasabi ko eh. At another try. Masaya kapag ka... At yung Nicklinet? May na-achieve ka. Ninyo. Paano maging masaya? Masaya. Sana ko nanghihirapan. Nalalampasan ko yung hirap. Pag nakukuha mo yung goal mo, masaya. Laging ka masaya kung katabi mo yung asawa mo. Hindi mo katabi yung asawa mo. Masaya yan. Kung katabi mo ang asawa mo, masaya ka. Kasi asawa mo, malungkot ka. Eh, di lang ako at W, malungkot. Hindi na kayo pwedeng maging masaya. Di dalawang kaong kayo malungkot. Pag-uwi nyo, tuloy-tuloy ang lungkot kasi yung katabi nyo asawa, tinabihan na ng iba. Tinabihan na ng iba. Stand up, malungkot yan. Malungkotan mo. Hindi pa rin eh. Masaya ano pa? Pag may pagpapahalaga ka sa lahat ng bagay na meron ka at kontento ka, masaya na yun. 90%, may point, pero 90%. Maniwala kayo. 90%.
80%, may kontento ha, 90%, nasagot kanina yan. May pagpapahalaga sa sarili. Importante yan, ha, pero 90%. Pero hindi po siya yung pinaka number one na magpapasaya sa iyo. Dali, dali, dali. Reset na, maniwala kay Lord. Makaniwala. 90%. Pira, pira. 90%. Ano kaya? Makuha mo yung maging masaya palagi. Maging thankful. Maging thankful. Maging thankful ka sa lahat ng bagay. Maging thankful. Yes po, maging thankful pa sa lahat ng bagay. 95%. Oh, ano pa? Be gratitude every day. Be thankful, medyo marami. Be grateful. Gratitude, 95%. 95%. Ano yan, pag lagi mong ginagawa yung gratitude tsaka thankful, nakakatulong ng malaki yan. Pero hindi pa rin yan. Hindi yan yung 100. Pero importante yan, yung gratitude, yung thankful. Ano yan, ha? Medyo pasado na, 80 to 95%. Magaganda na yung mga sagot. Yung sabi, sex. 50% yun, ha? Magpatawad sa kapwa. Yeah, siret na. Siret na, okay, sige. Magpatawad sa kapwa, apo. Maging ano ka. Forgive. Di talaga forgiveness, o big sabihin yung mga... Giver. Yung pag-forgive, 90%. Yeah, 90%. So yung mga Bombay, mahilig mag-forgive, kaya lagi silang masaya, no? Kasi forgives daw eh. Forgives. Yung mga Bombay, mahilig mag-forgive. Minsan, to give lang, ayaw nila ng forgive. Sino naman ako cellphone? Okay. So, okay, makinig na. Sabihin ko na sa inyo po, makinig na po. Wala na pong sasagot, no? Kasi baka may gusto pang mabal. Sige, malay mo, tumama, madali. Ang sarap naman makarinig ng tatama, eh. Sige, try pa natin. Baka may tumama. Ops, mahali ng magulang. Mahali ng magulang, 90%. Mapagbigyan. Yan, ha? Importante yung pagmamahal sa magulang. Ka no? Kapag always ka nagpapasalamat sa Lord po. Magiging masaya kapag always kang nagpapasalamat. 90%. Giver. Pagpapasalamat. 90 to 95%. Cheerful giver. Pag mga 90 to 95, mga important element na yan. No? Yes. Yung 100% yung talaga yung number one. Pagmamahal sa kapwa. Cheerful giver. Masaya kapag may mayroon kang nabagong pangarap. Mayroon kang na-opinion. Dapat pangarap, 90%. Mahalin mo lang si Lord, overall na yon. 95%. Okay. Mahalin mong kaaway mo. Importante yun, no? Mahalin mo yung creator, no? 95%. Mahalin mong kaaway mo. Ay, hirap yan, pero 90%. Okay, so sasagutin ko na. Para hindi na kayo mahirapan. Ibig sabihin, pag hindi nyo alam tong sikreto na pagiging masaya, minsan tatamaan pa rin kayo ng pakinag. Ha? Wala na sasagot. Ito po. Ha? So, itong kasayahan na to, pag hindi mo nalaman to, madali ka pa rin dapuan ng kalungkutan. Okay? So, yung pagiging masaya mo, peke. So, yung pagiging relyoso, pag relyoso ka, masaya ka. So, hindi po yan. Okay? Iba yung relyoso sa malapit sa Diyos, okay? Or malapit sa Creator. Magkaiba po yun, ha? Kasi maraming nagsisimba, pero hindi naman masaya. Panakip butas lang. May iba naman, nagsosyota, pero hindi masaya. May asawa, pero hindi masaya. May katabi, pero hindi masaya. May ka-sex na, hindi pa rin masaya. Marami ng pera, hindi pa rin masaya. Pwede yun, di ba guys? Tama ba? Maraming pera pero di pa rin siya masaya. Okay, so ano ba yung mga binanggit niyo, no? Pwede pang tamaan ng kalungkutan. So guys, tandaan niyo to, itong maganda tong topic na to. Maganda ko itatatuo niyo sa katawan niyo to. Pero wag niyo namang totohanin, ha. Tandaan niyo po ang sikreto po sa pagiging masaya. Gagawin niyo to tuloy-tuloy. Promise, anumang sitwasyon mo sa buhay. May pera, wala. May asawa, wala. May ngipin, o wala. May buhok ka man, o wala. May anak ka man, o wala. May kotse ka man, o wala.
May bahay ka man o wala, hindi po dyan ang sikreto ng pagiging masaya. Ready na guys? Anong sikreto pagiging masaya? Paano maging masaya? Yes, ready na? Apo. Sikreto sa pagiging masaya, hindi po yan sa dami ng pain. Ay, mapagbigay. Kasi madaming pain, masaya ka. Pag wala ka ng pain, malungkot ka na. So, hindi po yun. Marami kang pera. Pag wala ka ng pera, malungkot ka na. So, hindi po yun. Ito na po. Makinig mabuti. Makinig mabuti. Yung mga tenga ay abang ng mabuti. Ang sikreto sa pagiging masaya, desisyonan mo lang. At piliin mo maging masaya, magiging masaya ka na. May pera, kahit wala kang pera. Isipin mo na masaya ka. Tayo isipin. Hindi isipin. Para, tama rin. Isipin mo, tsaka gawin mo, no? Ba, wala kang pera. Yes, masaya ako. Decision mo maging masaya. Tama, sasaya ka hindi. Masaya. Yun, ito po yung sikreto. Decision po. Decision. So, kahit anong sitwasyon sa buhay nyo, so, siyempre, nakakatulong po yung paniniwala nyo po, yung faith nyo, yung pagmamahal nyo sa kapwa, pero decision pa rin. Kahit mahal mo ang mga kapwa sa paligid mo, pero hindi ka naman, ang pagiging masaya araw-araw po siyang decision. Hindi siya parang masaya ako ngayon, bukas, masaya pa ba ako kung didesisyonin ko ulit na maging masaya bukas. Okay ba? Tama ba? Tama? Sangayon? Nasa abroad ka, pwede kang maging masaya. Nasa Pilipinas ka, pwede kang maging masaya. Pag malagi kang masaya, yun na po, hahabulin ka na po ng success. Dadami leaders mo, dadami income mo, yung mga gusto mo, makukuha mo na. Minsan, kahit hindi mo nakukuha yung gusto mo, pwede ka pa rin maging masaya. Kasi minsan, may mga gusto ka na hindi mo nakukuha. Malulungkot ka na ba nun? So, may purpose, bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo? Baka hindi para sa'yo yun. Pero pwede ka pa rin maging masaya. Ang asawa mo, babaero, pwede ka pa rin maging masaya. Ang anak mo, matitigas ang ulo, pwede ka pa rin maging masaya. Masaya ako, may anak ako, kahit matigas ang ulo ng anak ko. Tama? At least may anak ako. Tama? So, pwede ba yun? Pwede yun. So, siyempre, mas masaya kapag masunurin yung anak mo. Okay? So, ang pagiging masaya, it's a decision. It's a daily decision. Okay ba yun? Huwag niyong kakalimutan, ha? Pag nakalimutan nyo, magiging peke ulit yung pagiging saya nyo. Bukas, manonood ka ng pelikula, tatawa ka, mamaya malungkot ka na naman. Ba't malungkot na naman ako? Ano bang nangyari? Hindi ka kasi nag-decision maging masaya. So, di-decisionin, ha? Okay? So, yun na po. Tapos na po tayo. Hindi, joke lang. Ang ganda ng topic natin, no? Si Annie Miranda nagbukas, no? Kasi, porkit walang asawa, hindi nasasaya. Pwede, sumaya. So, yung kanina, yung mga sagot nyo, no? Magpasaya at magpasaya ng ibang tao. Ayan na po yung epekto. Pag lagi kang masaya, nagpapasaya ka na rin ng ibang tao. Okay? Hindi ka pwede magpasaya ng ibang tao kung ikaw ay malungkot. Okay. Yung pagiging masaya mo pag hindi mo decision. Okay? Malinaw yan, guys, ha? So, habang na mamlatsa ka, nasa ibang bansa ka, hey, masaya ako. So, may mga chat na ginagawa, no? Para maging masaya, nandiyan yung hello. Nag-echo. Nililimp yung isa kong cellphone. Okay? So, may natutunan kayo, no? So, huwag niyong kakalimutan yun, guys, ha? Decisionin niyo pong maging masaya. Whatever the situation, pwede po kayong masaya. Okay? So, yun. So, tuloy tayo sa kwentuhan kay Miranda, no? So, Miranda, dati kang OFW, tama ba? Miranda nga ba? Opo, coach. Opo, mentor. Si Miranda, Annie Miranda. Okay, opo. So, kapu-full time lang, no? Guys, sa pagpo-full time nyo, gano'ng kasiguradong yayaman ka sa pagpo-full time mo, Annie Miranda? Basta tuloy-tuloy lang po, tsaka makinig po sa mga mentors. Tama yan. So, ano lang, opo. Guys, yung ano ha, yung success, yung makuha yung kotse, bahay, ano na lang po ito, reward na lang po ng pagiging masayahin to. Bawa, pinangarap nyo magkasasakyan. Di ba exciting? Di ba masaya? Tama? Alam nyo opo. Po ba, yung journey, parang ganito yan, gusto mong pumunta ng Baguio. Tama? Babiyahe ka ng Baguio.
ba yung biyahe mula Manila to Baguio? Ba, first time mong pupunta ng Baguio. Di ba ang saya? Yes, pupunta kami ng Baguio. Tapos habang nagsisigsag, diba na-enjoy niya yung journey? Tama ba? So pag nadudong ka na kayo sa Baguio, ay, salamat Baguio na. Isang minuto lang, tapos na yung saya. So mas mahaba po yung kaligayahan ng journey. Ibig sabihin, habang kinukuha niyo yung success niyo o yung pangarap niyo, ini-enjoy niyo, masaya po kayo. Pag ganun po kayo, yung bawa, yes, magkakakotse na ako, magyayaman din ako sa iba. Alam mo yung feeling mo, mayaman ka na. Feeling mo nandudong ka na kahit wala ka pa. Di ba? Parang babiyahe ka, yes, pupunta kami ng Baguio. Yung saya mo, kahit wala ka pa dun, masaya ka na. Yun na po yung sikreto po sa pagiging successful. Wala pa yung success sa'yo, ninanamnam mo na. Na-enjoy mo na. Alam niyo po ba, pag nagkaroon kayo ng kotse, after one month, feeling mo, or normal na yung buhay mo, ganito lang pala yung pagiging magkaroon ng kotse. Hindi naman pala ganun ka big deal. Tama? One month yung ano, yung excitement. Pero yung 1 to 2 years na ginagawa mo ng paraan yung para magkaroon ka ng sasakyan, ay grabe, invite doon, invite dito. Di ba masaya? So yun iba, kaya hindi nila nakukuha yung victory or yung success nila kasi ang nangyayari, along the way, ang hirap-hirap pala mag-invite. Ganito pala para magka-kotse. Parang hindi ko yata, hindi niya magyaman. Parang hindi yata bagay sa akin maging mayaman. Tapos nandiyan dyan na yung, siyempre, gusto niya magka-kotse. Parang ayoko na kasi ang hirap pala magpa-parking pa, magpapagas pa, magpapamaintain pa. Nakita mo yung kaibigan mo, sira yung kotse niya. Problemado siya. Bakit pala nang may kotse, namumblema kapag may sira. So part kasi ng success nyo, ng victory or yung gusto nyo success, may mga kaakibat na responsibility. Dapat gustuhin nyo rin yung responsibility. Parang ganito dito, taas kamay dito yung gusto ng bahay na malaking-malaki, 10 kwarto. Taas kamay, ang gusto bahay, 10 kwarto. Taas ang kamay, 2 kamay pa. No? So, 20 kwarto na yan. No? 1 kamay lang para, ano, di ba? Okay, gusto nyo ng bahay na 10 kwarto. Ah, baba na. Alam nyo po ba, pag kumuha kayo ng bahay na 10 kwarto, kailangan nyo po magbayad ng 4 na katulong hanggang 5. 5 dapat ang katulong mo, pinakamababa tatlo. Magpapasweldo ka, 8,000. Pag ikaw yung tao, grabe naman, magpapasweldo ako ng 8,000 yan, ganyan. Parang ayoko na magkabahay. Pag nakita mo yung mga malalaki bahay, grabe, 3 katulong nyo, 5 katulong nyo, sweldo mo yun, grabe naman, ang laki naman nun. Parang ayoko na magkaroon ng malaking bahay. So pag ayaw nyo yung responsibility ng pangarap nyo, hindi nyo nakukuha yung pangarap. Ma, so meron akong kakilala, no? Gusto mo yung magkakotse. Sabi niya, ayoko muna magkakotse. Wala pa akong parking lot. So alam mo yung siyempre, pag nagkakotse ka, tsaka man na maganap ng parking lot. Pwede naman. Buti nga sa Pilipinas, pwede yung ganun. Sa ibang bansa, hanap ka muna ng parking lot para bigyan ka ng kotse. Ganyan sa Hong Kong or sa ibang bansa. Alam ko sa Middle East yata, ano, ganyan din, no? Kailangan may parking lot ka para bago ka bentahan ng kotse. Dito, kahit wala kang parking lot, pwede kang magka-kotse. Tama ba? Dito po sa highway lang. Dito sa highway lang po naka-parking. Just sa Middle East, pwede. Opo, pwede po. Sa gilid-gilid. Siguro sa Hong Kong, no? Kailangan makahanap ka muna ng parking lot bago ka issue ng sasakyan. So, ibig sabihin, yung point ko doon, yung responsibility. Parang ganito yan. Gusto kong magkaroon ng asawa. Tapos malaman mo, mga babaero pala yung mga lalaki. Mga dami palang ganito-ganito. Minsan may masakit sa ulo. Bigla mong naisip, parang gusto ko na lang maging matandang dalaga. Tama? So, yun. So, ganito din sa pag-journey natin sa pagyaman. No? Gusto mong yumaman, ang hirap palang yumaman. Kailangan para malami kang leaders. Kailangan para magpapa-meeting ka. Kailangan pala magiging makulit ka. Kailangan pala, ano ka pa, lagi ka magpo-full-time ka. Kailangan pala mag-abono-abono ka. Parang ayoko nang yumaman. Parang ayoko nang magkakotse. Yun. So, kaya yung iba, hindi nila nakukuha yung pangarap nila. Kasi nga, hindi naman talaga nila gusto yung pangarap nila. Okay? So, ibig sabihin, pag may gusto ka, handa kang tanggapin kung anong kapalit ng responsibility na yun. Gusto mo magkaroon ng asawa, handa kang masaktan. Pag nagmahal ka, handa kang masaktan. Tama? So, nakuha niyo yung point? Tama ba? So, pag nagawa niyo po yun na tanggapin lahat ng bagay na dumarating sa buhay at naging mas,
kontento kayo at masaya kayo. Ayun na po yung sikreto sa pagiging masaya sa buhay. Nakuha nyo na po yun? Yan. So, palakpakan naman natin si Ani Miranda. Galing mo sa nagbukas ng topic natin. Bigla ko kasing naisip. Parang ano, you know, parang sinasabi mo, parang kawawa naman pag walang asawa. Hindi po yun doon. So, kahit may asawa ka, pwede kang di masaya. Pwedeng single ka, masaya ka. Pwedeng single ka, malungkot ka. Tama? So, it's a matter of decision. Okay? So, meron ba tayong makakausap pa dyan? Si Sally Belen, no? Yeah, nakakatuwa na si Sally Belen tsaka yung anak niya nandito na. Kasama na natin yung anak mo, no? Nung isang araw, nag-uusap kami. Yung anak ko. Yan, so nandito na anak mo, no? Asan yung anak mo? Si Generous Up, pwede. Oh, sige, Generous. Yung hindi ko pa nakakausap para naman naka-welcome naman natin. Yes po, bago po yan, bago. Pag nagsalita, kakausapin ko yan. Ha? Pag hindi nagsalita, hindi ko makakausap yan. Okay, si Generous. Mag-unmute ka, Generous. Ito, kwentuhan lang, ha? Huwag kayong matakot na, anak, baka yariin tayo ni Dr. Love, ni Andrea. Hindi. Kwentuhan lang para mapawelcome kayo at kung may tanong kayo, pwede rin kayo magtanong. Okay, so basta related sa business, ha? Baka puro love life na lang, ha? Pwede rin naman. Birthday niyan, apps ngayon. Happy oh, birthday. So, Jenny Rose? Sina may birthday? Hindi naman nag-mute. Jenny Rose po. Salita ka, Jenny Rose. Jenny Rose, salita ka. Kaka hindi pa niya alam kasi first time. Baka makamute, Generous. Open cam ka. Generous. First time nga po. First time. Oo, bago yan, Sisi. Generous, asa ka na? Baka hindi mo alam, hindi niya alam. Hindi niya alam paano. Generous, mag-unmute ka. Open mo, Sisi. Pindutin mo ulit yung pinindot mo kanina. Yung pinindot mo kanina, pindutin mo ulit para matanggal yung muhit niya. Ako na mapindot mo dyan, ha? Ako ka na mapindot na dyan, ha? I-unmute na lang. Sana si Jenny Rose. Jenny Rose, saan ka na? Pindot, hinahanap, ang pipindot. Turuan niyo po siya. Yan. Turuan ko siyang mag-ano. Magpindot up. Magpindot. Pag mga single, magaling magpindot mag-isa, no? Pag mga single, no, na madalas magpindot mag-isa, no? Yung cellphone, pinipindot para makarecruit. Yan si Pinky Choi, kumakaway. Unmute na siya. Pinky Choi. Si Chrisleen Flores, si Sally Belen, yan, nandiyan dyan. Si Rosie Ramos, Nelly G, Lauren Rico, yan, si Mary. Amina. Ako din po, bago. Yan, bago. Iseng, may muta ka pa bro. Bilang magsasalita. Sisi, salita ka na. Sana ba? Ay, ito. Ano pa tayo, no? Habang nag-aaral. Ito na po, si Jen Rose. Up-air na si Jen Rose. Pagsalita ka na. Hindi pa naman nakakapagsalita. Salita na. Ba't ang hina? Ay, hindi marinig. Ba't hindi nga marinig, Sisi? Ayan na. Ayan. Ayan. Narinig mo. Kamusta, Jenny Rose? Very good. Hello po. Good morning. Kamusta, Jenny Rose? Good morning. So, Jenny Rose, kailan ka nag-join? Kahapon lang po. Kahapon lamang. Yan. Welcome. Palakpakan naman natin, Jenny Rose. Oh. So, palakpan naman natin yan. Palakpak na walang tunol. Yan, palakpak naman. Tinignan na nga mo ko si Upline. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, yung ano ko, business ko. Nadiyan si Upline. Wow. So, Jenny Rose, birthday mo daw niya yun. Tama ba? Opo. Yan, palakpan naman natin. Okay lang ba, kantaan natin sabay-sabay. Mag-unmute kayo. Pakantaan natin ng happy birthday si Jenny Rose. First time niyang makantahan ng happy birthday sa Happy birthday. Okay, Nelly G. Isama na, Nelly G. Happy birthday to you.
ka lang, magbibilang. Wait lang, magbibilang. Magbibilang ko ng 1, 2, 3 ha, kakanta. Okay. 1, 2, 3, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Bagong version ng Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa'yo ang inumin. Amin ang pagkakayo. Wala kaming toyo dito. Sayo ang handaan. Kami ang kakain. Hindi ba sinasabi toyo? Yan yung pinakamasayangin. Kami ang sasayaw. Toyo. Tawsan toyo. Kami ang sasayaw. Happy, happy, happy birthday. Upload na candle na, General. Toyo. Parang di tayo matatap. Parang isang oras kayo kakakanta ng happy birthday. Yan na. Mahabol pa eh. Yan, so isa lang ba may birthday ngayon? So dapat lagi natin mababati. No, pag birthday ko rin, apps. Bina-birthday ka lang, hindi mo naman birthday. Birthday mo talaga. O bina-birthday malapit lang. Malapit na, Apps. Ang birthday ko malapit na. Oh. Ang birthday ko sa business. Paalala mo sa akin, kailan ba yan? Malapit na, Apps. January. Secret. January. Yan ang jacket yan, Apps. Alam mo, yung edad mo, isikret mo, pero yung araw ng birthday mo, huwag mo lang isikret yan. Sabi naman. Batang-bata pa to, Apps. Ano pa lang ako? Itan mo, i-secret mo na yan. January 28 yan. May mga January 28. Wow! Alam na upline na. Yes! Alam na upline? Ma'am! Binoking na Rhea. Meron tayo, di ba? Meron tayo. Ah, andiyan pala si Rhea. Salud pala si Rhea. Hindi ko nakita. Kanina pa nandiyan dyan, hindi mo nakikita. Andiyan pala yung ano ko? Ay, andiyan pala talaga yung ano, agila ko. Agila mo. Kami lang kasi lagi mong tinitignan, kaya hindi mo... Oh, Jenny Rose, ano ka rin? Mag-unmute ka ulit. May tanong ako mamaya. Mamaya pa yung tanong nyo. Interviewin ko pa si Jenny Rose, okay. So, Jenny Rose, yan yung pinakamagandang ano no sa lubong ng madalas pag nagsisimula ako ng negosyo, natatimingan birthday ko, so magandang ano yan, magandang swerte ano, ano timing na birthday mo magne-negosyo ka o may sisimula kang maganda, para kasing ano yan eh, parang new year kasi pag birthday mo eh, parang ipinanganak kang muli, na alala mo na panganakan mo ulit, diba? Tama. Jenny Rose, mag-unmute ka para pag may tanong ako may sagot mo. So, Jenny Rose, ilang taon ka na? Mukhang ano, mukhang fresh na fresh pa. Naka-unmute ka. Mag-unmute ka, Jenny Rose. Mag-unmute ka. Nag-aaralan niya pa. Nakuha mo na kanina eh. Ulitin mo lang yung kanina. Ito pa. Yan pa. Hindi mo naman. Yan. Okay. Ah? Jenny Rose. Okay na pa. Okay na po. Ilan taon ka na, Jenny Rose? 27 po, sir. 27? Batang-bata. Ilan yung anak? Dalawa po. Dalawa na, sir. May bago na naman tayong makakausap. Yung asawa mo, anong trabaho? Malamang wala ka kapon sa kwentuhan, no? Kasi kanjojoy mo lang kapon. Electrician po siya sa ano. Ano trabaho ng asawa mo? Electrician po sa construction, sir. Construction. Edad ng anak mo? Anong edad ng anak mo?
ano po, 7 years old na po yung panganay, tapos yung isa po ay 4 months. 4 months, okay. So, gaano katagal ka ng OFW? Ay, hindi po. Ay, hindi ka OFW. Nasaan ka? Nasaan ka? Dito po sa Lucena, sir. Ah, Lucena. Anong trabaho mo ngayon? Sa ngayon po, sir, wala po. Kasi nga po, gawa po ng pandemic. Alam mo ba sa ngayon may trabaho ka? Hindi mo alam? Po? Meron ka ng trabaho? Hindi mo alam ngayon may trabaho ka na. Kahapon pa? Kahapon ka pa may trabaho? Hindi po ngayon. So, meron na nga simula, po. Gawa, nga simula po na nag-join ka sa M-Global, ang trabaho mo, dalawa lang. Aralin ang negosyo, tsaka gawin. Resulto yan, yayaman ka. Ha? May trabaho ka na. Bahala ka kung anong tingin mo sa M-Global. Dati po yun, sir. Trabaho ba ito? Trabaho, tinatrabaho ang pagyaman. Tama? Apa. So, pwede kang hindi na maghanap ng trabaho kasi parang ako, pagsali ko dito, wala akong work, ito na yung ginawa kong trabaho. Mm-hmm. Pag nakita mo na pwedeng kumita dito ng araw-araw, hindi mo na magugustuhan na magtrabaho doon sa quincenas katapos.